Ayan mga kapugo, andito na naman tayo sa ating last na destination dito sa Corilla. Malapit lang naman ito sa May Tagbilaran City. So dito ang sanctuary ng mga tertiary. So yung mga tertiary ang pinaka the smallest primate of the world. So dito natin makikita ito. So tara, papasok tayo mga kapugo. Ayan mga kapugo, andito na tayo sa may entrance ng sanctuary ng mga tertiary. So napakaganda sa pakiramdam mga kapugo, kasi yung environment is napaka peaceful talaga. Wala kang marinig na ibang ingay na mula sa mga buses, mga motorsiklo, kundi yung marinig mo lang is yung huni ng mga ibon at saka yung konting salita lang na ng mga bisita. So ayan, kasi yung dito napalibutan ng mga kahoy, so yung environment is na medyo malamig, so better din sa maganda din sa mga tertiary na yung sanctuary nila is hindi masyadong mainit. So ayan mga kapugo, ito yung dito tayo dadaan papunta sa may entrance nila na papuntang sanctuary. So ayan, na maraming mga puno na kapalibot at meron din silang comfort room dito na babae at kalalaki in case na magsi-CR, so meron sila dito. So ayan mga kapugo, pangalawang beses ko na ito na nakapunta noon yung entrance dito ang na remember ko 50 pesos way back 2008 ba yon. So ewan ko lang kung ngayon kung magkano na. So ngayon papasok tayo, ito check natin kung magkano yung entrance fee na nila, kung still ganun pa rin na 50 or tumaas. Siguro tumaas, no? So ito yung tertiary mga kapugo, sobrang liit at saka ang bilog ng mata, maliit at saka bilog yung mata. So ayan, ito din yung klase ng tertiary. Yan, sobrang liit lang talaga sila, na para siyang ay marang handful lang ba maano mo sa kamay mo. So ayan, dito sa loob, dito tayo sa loob papasok. At ito yung picture, yung nakabungad sa atin, yung picture ng isang tertiary. So ayan. At dito naman banda sa may glasses, dito yung nila, yung tirahan nila, yung tinatawag na sanctuary. So sanctuary, ito yung lugar na pinagbabawal na kukuhanan ng mga kahoy, kasi dito naninirahan yung mga endangered species like ganito, tertiary. So pinagbabawal talaga ito na pagkuhanan ng mga kahoy, kasi ito yung tirahan ng mga tertiary. So ayan, kapag dinisturbo natin sila, so syempre mawawala. So ayan, so bago tayo pupunta sa kanilang sanctuary, sa kanilang tirahan, ay may rules sila na kailangan nating basahin, kailangan nating gawin bago tayo pumunta dun sa nila, sa tirahan nila, sa may sanctuary.
So ayan, papasok na tayo sa sanctuary nila at kailangan lang talaga na keep silence lang talaga kasi baka madisturbo sila kasi nocturnal yung mga tertiary. So meaning pag nocturnal, pag daytime, sila tulog. Pag nighttime naman, napaka-active yan sa gabi kasi yan, nangunguha ng pagkain. So insect yung pinakain na. So ito yung unang tertiary na makikita natin na nakatungtong talaga, talaga sa may kahoy. Sobrang liit lang talaga. So yan, natutulog yan. Yan. Ang liit. Yo, tingnan nyo. At ang laki ng mata. So yan. So bawal talaga na hawakan yung buntot nila kasi nangagagat yan. Yan. Kasi hindi nila hindi sila sanay na sa mga tao. So kailangan talin sila. Befriendly din tayo sa kanila. Pinakahuli, pang-anim na tertiary mga kapugo. So yan, sobrang liit at nakahawak lang talaga sa may branch ng puno. Tingnan nyo, tulog yan. Pero yung mata niya is parang gising. Ay, yung nakamulat ba? Pero tulog yan. Pag ganito, daytime tulog yan. So yan, salamat sa panonood ng aking vlog.